Para hindi mo na ako insultuhin pa! Anong nangyari? Wala. Hindi naman yun mahalaga. Sa tingin ko, naging prank ka lang ako sa kanya. Ang sabihin mo, sumusobra na siya talaga. At dapat ang pagsabihin ni Bernardo ang babaeng yun. Tama siya. Pinahiya ako kasi siya. Ako may kasalanan. Ah, Arturo! Pwedeng pumasok. Ayoko, umalis ka na. Utang na loob. Baka dumating si Esteban. Papasukin mo ako. Siguradong nasa trabaho siya. Hindi, hindi. Wala siya doon. Baka makita niya tayo. Tiyak magagalit siya. Magkita na lang tayo sa bayan. Sige na, nakikiusap ako. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Sinabi niya sa akin na kapag hindi ka raw mabait sa akin, at pag ako'y iyong pinaiyak, sa kanya ka raw mananagot. Ang totoo, mas iniintindi mo siya kaysa sa akin. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Paalam, Gemma. Alina, gusto kong ituloy mo pa rin ang pagpapadala ng bulaklak kay Belia. Maliwanag. Pero tinatanggihan niya po, sir. Alam niya yan, di ba? Hindi mahalaga yon. Kilala ko na kayo, mga babae. At paamuin ko ang isang ito. Hindi siya makakatanggi sa akin. Makikita mo. Kahit magkano man ang mawala. Backgammon or chess, Senyor Sanenis? Backgammon, Duarte. Pero paano yung sinabi ko sa'yo? Maupo kayo. Siguradong darating na siya. Baka hindi. Hindi siya tatanggi. Sasabihin ko sa kanya ito ngayon. Tatawagin ko lang ho siya sandali. Mm-hmm. Uli ka. Siya makakalaban mo, Mr. Sanenis. Pero hindi katulad ng pagkakaalam mo sa mga lalaki. Magandang gabi, Senyor Sanenis. Magandang gabi, hindi mo na kailangan tumayo pa at saka huwag nyo nang ihinto ang laro nyo. Pero hindi nakikiusap pa ako. Maglaro tayo na isa. Ah, alam mo ba? Ang pipiliin ko yung kulay itim. Bakit? Siguro dahil ito simbolo ng paghihirap. Ng pagdurusa. Mas gusto kong pula. Dahil ito yung simbolo ng pagkatalo. Ng pag-ibig. Ng dugo. Siya ang kaibigan mo, hindi ba? Siya ang kaibigan mo, hindi ba? Marimar! Costeñita soy, Marimar, Costeñita soy. Hindi ka pa rin nadala sa sampal ko kanina. Umalis ka na at huwag mo akong bigyan ng problema. Bakit ka ba ganyan? At ano naman pakialam mo sa akin? Umalis ka na. Wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Anong problema, Belia? Wala, Senyor Janice. Ang lalaking ito ay kliyente ng club. Magpapaalam na siya sa akin. Magandang gabi, sir. Diyan na kayo. Kapag hindi mo pinalis dito ang babaeng yun, magkakaroon ka ng problema. Hindi ko siya maaaring paalisin. At ang milyonaryong si Sanenis ay tinatrato siya na maganda. Ganon siya sa mga lalaki. Pinapahirapan niya mga ito, tinatanggihan. Parang siya habulin. Wala naman kasing ibang gusto si Sanenis. Ang totoo, ang gusto niya talaga si Belia. Totoo nga yun. At wala naman siyang alam sa mga ganyang bagay. Kung ako lang sanang nasa lugar niya. Hindi, hindi, hindi. Nahihirapan siya. Napakabata pa niya. At saka mas matanda ka kasi kay Belia. Tama. Napakabata pero napakaraming alam. Alam mo, Brenda, lahat ng mga babae talaga namang maraming alam sa buhay.
Kaibiganin mo na lang siya at pag-aralan mo ang lahat ng balak niya. Sinabi ko na naman sa'yo na makakatulong siya sa atin. Pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Masyado siyang mailap. At yung football player? Sinampal niya ito. Pero sa kabila nun, may gusto pa rin ito sa kanya. Sinundan pa rin siya. Meron ka namang gusto doon sa lalaki. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Alam mo, para mo na siyang kapatid. At ang isa pa, hindi mo ba matanggap na ang mga lalarong yun ay nagmamahal na sa kanya? Pasok, bukas yan. Ngayon, pwede na ba tayo mag-usap bilang magkasosyo, Mr. Duarte? Nandito ako para kolektahin yung pinag-usapan natin. Sa wakas, unti-unti ay nakukuha ko na rin ang mga ninakaw ni Duarte. Mula sa akin, Papa. Itatago ko ang lahat ng pera. Los dos son unos derrotados. Lo peor es que al darme la bofetada, al mirarme, al hablarme como lo hizo, sentí que estaba viendo y oyendo a Marimar cuando se enojaba. Igual, exactamente igual a ella. De verdad que estás obsesionado, Sergio. Y este otro tanto. Gemma no quiso volver a verme. No sé qué se cree, ni que fuera una princesa. No es más que una de tantas. Mira, Sergio, mejor no volvemos a mirarles la cara a esas dos. Sí, cómo no, Arturo. Eso dicen ahora, pero del dicho al hecho... Ricardo tiene razón. Lo malo es que vamos a seguir detrás de ellas. Tú estás encaprichado con Gemma precisamente porque se resiste. Y yo con la otra porque se parece a Marimar y porque me rechaza. A la tal Bella nada más le interesa la lana. Sí, ya lo sé. Pero ¿por qué se parece tanto a Marimar? ¿Por qué? A lo mejor son familia. Sí, podría ser. El padre de Marimar la abandonó, sus abuelos me lo dijeron. A lo mejor ese padre tuvo otras hijas y esta puede ser una de ellas. ¡Híjole! Ustedes parecen unas cacatúas. ¡Ya! Olvídense esas difíciles y dediquémonos a las chavas de siempre, que no tienen problemas. Yo voy a seguir tu consejo. Yo no. Bella se parece mucho a Marimar, pero tiene toda la clase y categoría que aquella no tenía. Me hace la difícil y la voy a conquistar. Recuerda a Marimar cuando no podía usar zapato. Pero tu escuincle no va a nacer en la pobreza. Él tendrá una madre que lo cuidará siempre, aunque nunca sepa quién fue el canijo de su padre. Ya estoy convencido que no te quiero. No me esperes más, no voy a regresar por ti. Solo quiero divorciarme. Olvídame, Marimar. Es lo mejor. Canalla. Yo que creí que me quería. Estoy muy enamorada de Sergio, abuelo. Estoy loquita por él. ¿Y si él no te quiere a ti, mija? Sí me quiere, abuelo. Sí me quiere. Si de algo estoy segura, es de que Sergio me quiere... con todo su corazón. Tú tenías razón, abuelo. ¿Por qué me lo puso Dios en el camino? ¿Por qué? Quizá no tanta como ha tenido usted con hombres. Pensar que esa mujer está en este mismo hotel, que duerme y respire cerca de mí, que me aturde con recuerdos que deseo olvidar para siempre. Bella, Marimar.
Marimar. ¿Por qué se parecen tanto? ¿Por qué? No tendrás padre. Fue tan infame que no quiero que lo conozcas nunca. Pero si supieras, mi bebito, cuánto lo amo todavía. ¿Cómo hago para arrancarlo de mi alma? ¿Cómo hago para despreciarlo y destrozarme más el corazón? Marimar, muy costeñita soy. Con mis abuelos. Mam, ano problema? Ano nangyari? Mam! Salamat naman at unti-unti akong lumalakas. Pero huwag mo naman pwersa ilang katawad mo, Gustavo. Tita, ayoko namang nakaigalang. Kahit na anong sabihin mo, kailangan pa rin magpahinga ng mga ilang araw. Namimiss ka na nga namin dito, lalo na si Pulgoso, Belia. Ang aking Pulgoso, nandyan ba siya? Ah, nandito siya sa tabi ko. Pakilagay yung telepono sa tenga niya, kukumustahin ko lang ang aso ko. Pulgoso? Ay, Pulgoso, gusto na talaga kitang makita. Huwag ka mag-alala, pupunta na ako dyan. Sa susunod na biyahe ko, sasama na kita. Nakita mo sana kung gano'n siya kasaya ngayon. Si Don Gustavo, gusto ko sana siyang makausap. Sandali, sasabihin ko. Kung aalagaan mo sarili mo, babalik na sa dating yung lakas. Alam mong hindi totoo yan. Don Gustavo, si Belia po nasa telepono. Belia? Iha, napatawag ka. Don Gustavo, kumusta? Mabuti. Mabuti ng pakiramdam ko. Ipinagdasal ko rin po ang inyong mabilis na paggaling. Hey, ikaw, kumusta ka naman dyan ngayon sa Valley Encantado? Alam niyo po ba, mabuting-mabuti. Malaking pera na rin ang kinikita ko. Paano? Nakipagkasundo po kasi ako kay Bernardo Duarte. Humingi ako sa kanya ngayon ng komisyon sa bawat lupang na ibebenta ko rito. Pero ang totoo, para mabawi ko na ang lahat ng mga ninakaw niya sa inyo. Gusto niyo po bang ibangko ko lahat o dadalhin ko na lang dyan sa inyo ng personal? Hindi, hindi. Ayoko, Belia. Sa'yo lahat ang perang yun. Hindi. Ang lahat naman ng perang yun ay hindi naman kay Bernardo Duarte. Nakita niyo sana kung paano ko hinihingi sa kanya yun. Belia, gusto ko sanang malaman mo na hindi ko pwedeng tanggapin yung perang yun. Pero alam niyo... Huwag kang magpumilit. Kumusta naman ang mga nangyayari dyan? Mabuti na rin. At saka sa palagay ko, hindi na kayo padadala ni Duarte ng listahan ng mga utang tulad ng ginagawa niyo sa inyo noon. Alam niyong binabantayan ko siya. Pero mas maganda kung nandito rin kayo. Ba't hindi kayo magpunta dito sa Valley Encantado? Hayaan mo pag-iisipan ko. Gusto ko rin sana makasama si Bulgoso. Kung ganun, binabalak mo palang magtagal pa dyan. Hanggang sa maayos ko lang ang lahat ng bagay dito. Alam niyo ba, uupa din ako ng maliit na bahay. Ayoko na kasing tumira doon sa hotel. Mukhang maganda yan. Kumusta ang anak mo? Mabuti naman, salamat. Naiinip na nga ako dahil gusto ko nang mahawakan na magiging anak ko. Pero, kailangan mo na makakatulong dyan, iha. Kaya ko na ang aking sarili. Sana nakikita niyo kung gaano kalaki ang pinagbago ko. Parang pag-aari ko ang buong mundo. At ang kapalaran ko, Don Gustavo.